Inaaral na ng PNP at NBI ang posibilidad na may foul play sa pagkamatay ng visual artist na si Bree Jonson. Tumutugma naman sa mga test na ginawa ng SOCO ang mga pahayag ng umano'y nobyo ni Jonson na nakitaan ng mga galos sa braso. Magbabalita si Patricia Mangune. Nilabas ng PNP ang mga kuha nila ng balikan ng Region 1 Special Investigation Task Group ang crime scene kung saan natagpo ang patay ang visual artist na si Bree Jonson. Dito sinuri ng mga otoridad ang mga posibleng paraan ng pagkamatay ni Jonson. Una ay ang manipis na kadena na posibleng isinungkit sa mismong shower ng banyo. Sa ikalawang reenactment kasama ang NBI, sinubukan nila kung paano na ilipat ni Julian Ongpin ang labi ng nobya mula sa banyo papunta sa kama. Sa ikatlong pagsusuri, inalam nila kung posible nga bang mabigti ang biktima mula sa tubo ng shower curtain at kung kakayanin nito ang bigat ni Bree. Sinuri at sinukat din ang mga galos sa braso at likod ni Ongpin. Napatunayan natin na yung mga galos niya ay bunga nung pagkakasugat niya doon sa mga bakok doon sa pintuan ng CR. Finding sila ay hindi pwede manggaling sa kuko ng tao. Hindi pwedeng bunga ng pagkalmutan niya kasi malalayo tapos masyado mahaba. Ayon kay Ongpin na nasa Itogon, Benguet ngayon, wala raw naging alitan sa pagitan nila ni Bree bago ito namatay. Pagbabasihan din natin yung accounts ng mga apat na kaibigan nila na nakasama the night of Friday, ay maganda naman daw yung pinakitang samahan ni Julian at saka ni Bree. Malambing sa isa't isa at nagpapakita pa nga ng affection sa bawat isa. Patuloy pa ang investigasyon habang hinihintay ang resulta ng mga natitirang forensic tests. Kaya hindi pa nila isinasantabi ang posibilidad na nagkaroon ng foul play. Ayon sa ina ni Bree, niwala raw paramdam sa kanila si Julian. Dapat rin daw ma-turn over na ng PNP sa NBI ang mga internal organs ni Bree. The important organs that needed in the case, in the investigation, are within their custody. So we are waiting for that. And please give it ASAP. And one more thing, NBI will not release a report unless complete. Handa naman daw ang PNP na i-turn over ito sa NBI na nagsasagawa ng hiwalay na investigasyon. Para sa 1PH, Patricia Mangune, News 5.